Ang iba pang balita sa Mindanao, hatid ni Sozia Lamban. Nanawagan si MILF Chief Negotiator Mohagher Iqbal na tingnan bilang magkaibang issue ang Bangsamoro Basic Law at ang nangyaring inkwentro sa Mama Sapano. Sinabi niya ito kahapon sa NUJP Roundtable Discussion sa Davao City. Sabi ni Iqbal, dapat intindihin ng gobyerno, lalo na ng Senado, ang mga benepisyong makakamit ng Mindanao mula sa BBL. Nagsimula nang magsagawa ng medical mission ang pinagsanib na pwersa ng militar, DOH at iba pang grupo sa mga evacuation center sa 7 bayan sa Maguindanao. Dito nananatili ang mga residente ang nagsilikas dahil sa inilunsad na all-out offensive ng militar laban sa BAFF. Sa ngayon, libo-libo pa ang evacuees na apektado ng gulo. Nasagip ang isang babaeng dinukot nitong Miyerkules sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, dinukot ang biktima dahil sa utang nitong aabot sa 5 milyong piso. Humingi raw ang mga suspect ng 2.5 milyon pesos mula sa pamilya ng biktima kapalit ng kanyang kalayaan. Pero natunto ng mga pulis ang mga suspect at ang biktima. Ligtas na ang biktima. Wala na rin daw balak ang kanyang pamilya na magsampa ng reklamo. Arestado ang dating kapitan ng Barangay Mulogan, El Salvador City dahil ito sa umanay falsification of public documents. Hindi tinukoy ng pulisya kung anong mga dokumento ang pineke ng suspect na si Virgilio Cumba Sr. Pero ginawa raw niya ito ng mga panahong kapitan pa siya. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Sasampahan daw ng kaso ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga magulang ng 3 batang na abutan niyang natutulog sa gilid ng kalsada kahapon ng madaling araw. Ayon sa mga bata, pinalaya sila ng kanilang mga magulang. Sising-sisi naman ang mga magulang ng mga bata na ipinatawag ng alkalde at nangakong di na mauulit ang nangyari. Pero ayon kay Duterte, ang korte na ang huhusga sa kanila. No. Dili na madag pasaylo kay krimina eh. Nasa pangangalaga ng CSSDO ang 3 bata. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.